Hi mga kaniti, magandang araw po sa inyong lahat. Katatapos lang po natin mag-check dito sa ating mga manukan or sa mga manok natin na nasa range kung sino yung mga mahina, no? Kasi kailangan nila ng vitamins and gamot. So kaka-check ko lang. And ngayon, yung gagawin natin, magbibigay tayo ng pang-maintenance sa kanila, no? Ano nga ba yung pang-maintenance nila? Ginagamit ko lang to once a week. Mag-harvest tayo ngayon. Kasi Wednesday ngayon, mag-harvest tayo ng itlog and mag-harvest tayo ng sisiyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, every week tayo nag-harvest dito sa ating manukan. Kaya every week din po yung pera. Yan, so ito yung ating pang-maintenance ngayon. Konting feeds lang. Ma-intenso and panamoks. Limang intenso, limang panamoks yung ginamit ko dito. So nabibigyan na kami nito ng once a week lang. Pang-maintenance talaga. Sa feeds ko na nilalagay para maubos talaga. At hindi masayang itong ating mga gamot and vitamins na talagang napakaganda. So dapat yung yung feeds na gagamitin nyo is yung paborito talaga ng mga alaga natin. Ito na yung finished product. Parang wala lang yung nangyari. Yung panamox kasi mapait. At saka yung intenso, naglagay ito ng intenso dahil matamis yun. So parang pangontra ba? Para at saka masarap pa rin yung lasa ng ating feeds. Hindi maapektuhan ng pait ng panamox. Nabigyan na natin sila. Gradong-grado parang kumain talaga yung manok natin, no? Dahil nga may intenso plus. Yan. Tsaka may panamox na yan, panamox 40. Kaya kahit mapait, kain pa rin. Bibigyan na naman natin yung upgraded natin at saka yung mga heritage natin na pens, no? And papakita ko rin sa inyo yung mga manok natin sa labas at saka yung mga bagong sisiw natin dahil malalaki na sila. Tsaka itong mga baboy natin, maingay na. Pero gustong kumain. Yan, pakakainan na ni Mamang. Kunti lang yung nilalagay ni Mamang para hindi po maging mabasa yung kanilang dumi or mga poops. Yan o, expert talaga si Mamang. Nung nakaraan, maliliit pa yun sila. Ang bilis lang talagang lumaki ng mga pigs natin. Yung pinapakain namin na pre-starter pa rin. At kapag lumaki na sila, yung kakainin nila is yung kinakain na rin ng mga manok natin. No, parang isa na lang. Yung tubig nila may King's Vita Plus. King's Vita. Yan o, pakita mo yung King's Vita Plus, Mang. Yan, King's Vita Plus. Model ah. Masipulit sa mga yan, mga upgraded natin kumakain na rin. Yung next na pakakainin natin ay yung mga naghihintay, ang ating heritage breeding pen. Pasok na tayo dun. Ang mga heritage natin, nakakain na. Ayan. Ubus na po yung sa upgraded natin sa mga natives natin. Kaya yung iba ay pumapatong na po sa kanilang papunan. Nagpagawa na rin tayo ng gate dito sa ating front gate ng ating heritage breeding pen. Yan. So dami palang umorders ng natin mga roosters, no? Mga rooster natin for fattening, marami nang umorder. Pero okay lang yan dahil madami pa tayong supplies ng madami pa tayong stock, livestock ng rooster chicks natin. Sa mga gustong bumili ng 3 weeks old to 1 month old natin, 150 yung heritage, yung upgraded 130 at 100 yung mga native natin. Yan, for fattening, roosters lang kasi mas mabilis lumaki yung rooster kumpara sa ating mga hens. Kaya yun yung good for fattening na ina-advise ko talaga. Yan, bago tayo kumuha ng itlog, no? Dahil mag-harvest na ng itlog ngayon, ay papakita ko muna sa inyo itong mga sisiw natin nung nakaraan. Nung kakapisa lang. So dito, yan, itong inahin na to ay inalis namin dahil medyo magulo siya. So tatlo yung sisiw niya. Kasi kinain ng pusa nung pagbaba niya. Hindi namin nabantayan. So ito, nabantayan to. So, siyam na sisiw. Yan, na ano po yung ano niya. Ito lang yung pangit kapag may nanay. Nagugulo talaga yung pagkainan at patubigan natin. So, manalaki na yan. So, dito kasi wala tayong brooding pen. Kaya, natural incubation talaga or natural brooding. Katulad nito, natural lang kasi walang incubator. Dito may for maintenance tayo ng mga manok galing sa range natin.
medyo nabibitin sila doon. Kaya nilagay muna natin sila dito. Ginagamot and ito kumakain ng malakas. Dapat may ano talaga, may araw-araw tinitingnan talaga natin yung mga alaga natin para ma-check natin, no, kung okay pa ba yung kalagayan nila. O para maagapan agad, kasi kapag hindi naagapan, lumala, mahirap nang gamutin 'yan. Ay, bumili pala dito sa atin ng mga sisiu. 50 na sisiu, 7 heritage, 5 upgraded at 3 native yung binili ni Sir. Napakaganda ng mga sisiu natin, no. Sobrang bilis ng pera, no. Sa 15 na sisiu na 3 weeks old lang, 2,000. Parang nagbenta lang tayo ng baboy. Kasi yung baboy natin, 2,116 days. No? Yan, no? Dumuy pa talaga. Yan, ganda lang ng mga baboy natin. So, kakaload lang natin dito ng ating mga itlog. And may mga bagong sisiu tayo. Yan. Yung mga bagong sisiu natin, nalagay na natin sa ating feeding pen. And madami din tayo yung mga bagong sisiu. At saka every week may itlog, every week may sisiu. Napakaganda ng sistema natin dito. Simpleng setup lang, no? At pagkatapos ka, nilalagay natin yung mga itlog na mga fertile, no? After 18 days dito sa ating hatcher. So dito mapipisa yung ating mga sisiu. At itong ilaw natin yung ginagamit ko dito, hindi na 100-100 watts, kundi 100 dito, 50 watts dito. Ito yung medyo eksperimento ko para makatipis din, makatipid din dahil sa kuryente. At may eksperimento pa ako ng 50 watts, 50 watts. Dahil sa 50 watts, 50 watts, palagay ko makakapisa pa rin tayo ng sisiu na napakaraming itlog. Tignan nyo naman, oh. Yan, basta yung ating mga ano lang, mga itlog is dapat 7 days lang po talaga yung ating maximum na pag-iimbak, no? Kasi para mas maganda pa yung ating fertility rate, no? At maganda din po yung ating hatching rate. So yung tubig nila, chine-check natin to every 3 days. Yan. So kapag meron kayong incubator, kayo na pong bahala mag-calibrate, no? Kasi kayo po yung nakakaalam talaga kung mas maganda yung kanyang performance. Yan. So malalaman nyo yan kasi every batch, yan, malalaman nyo kung okay ba yung fertility rate sa ganyang temperature, sa ganyang technique. So yung technique ko ganito, dapat yung tubigan niya hindi po lalampas sa kanyang yung level, no, hindi lalampas sa valve. And kasi kapag lumampas yan sa valve, yung init po na ibubuga ng fan, kasi nga ang fan hangin tapos dito init, yan, bubuga niya po yung init. Dapat po tatama po talaga yung water level sa ating light, no? Hindi po pwedeng mas mataas yung ating lalagyan ng tubig. Yan. At baka masunog din po kasi yung plastic kasi mainit po talaga itong 50 watts and 100 watts. Yan. So dito ikot-ikot lang po yung ating mga hangin, no, or init. Yan. So sa mga natatanong, nabili po natin to sa halagang yung presyo nito 40,000 pero nakuha natin sa 35,000 lang kaya nakatipid tayo. So ito yung tagabantay natin dito, mga kulit.